So, okay na siya, guys. Okay na siya. Wala nang problema sa print quality niya, sa block niya. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting, sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Bali, ito guys, yun din na lang printer sa akin. Epson L4150. Yung problema nito ay sa print quality niya. Kahit cleaning na ng cleaning, dumaan na rin sa ink flushing, ganun pa rin yung problema niya, yung print quality niya, yung kulay black. So ngayon, magte-testing tayo ngayon mag-print para makita ninyo kung ano talaga yung problema. Lagyan muna natin ang bond paper. Okay, mag-print tayo. So ito guys, makita ninyo hindi na talaga maganda yung kanyang print quality. Hindi na mabasa yung ibang mga nakasulat. So, pinower cleaning niya na rin to. Clean niya na. Wala pa rin. Kaya nag-decide siya na pa-check up na yung printhead nito. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-troubleshoot yung mga ganitong problema. Patayin muna natin. Bubunutin muna natin yung mga cord niya. Bale, ito guys, tutukuran ko na lang muna para hindi na tayo magbaklas ng buo. Itong printhead niya, para ma-move natin dito, itong mga gear niya, iikot lang natin papunta sa atin. Yan. May nakalock lang kasi andito eh. Ayan na siya. Ito yung cover ng cartridge niya. Tatanggalin muna natin yan. Pag natanggal na yan, may isang tornilyo lang dyan. Itong kapit sa kanya. Yan. So, magsusot muna tayo guys ng gloves para hindi mamantya sa kamay. Ito, magsusot tayong gloves. Ito, nakaklip lang ito sa likod guys. Ito, tulak lang ninyo. Dito. Ayan. Tulak lang ninyo pa ganyan. Yan. Then, pag pumitik na siya lahat, tanggalin muna natin itong plastic sa kanya na naka-protection sa mga hose niya bago natin pwedeng tanggalin itong mga cartridge. Tatanggalin na natin yung kanyang mga damper. Itong white, tatanggalin din natin. May nakaklip lang yan sa gilid niya. Dito. Itutulak lang natin dito sa gilid. Yan. Then, sa kabila, mayroon din yan, guys. Medyo itagilid lang natin para makita natin. Yun, tanggalin natin itong cover sa gilid na maliit para maitulak natin dito yung kulay white na ito guys. Yan, pag natusok na natin yung dalawang gilid guys, pipitik na yun siya. Pwede na natin tanggalin ito. Susunod na gagawin natin ay tatanggalin natin tatlong ayon, tatlong screw niya ng printhead. So, ito guys. Once na matanggal na natin yung tatlong screw niya na yon sa printhead, pwede na natin tukunin yung printhead niya. So, ito yung printhead niya guys. Tatanggalin na natin to. Kasi ito lang kailangan natin eh. Ayan. So, ito. I-unclog natin ito. Lang akong gloves. So, ang gagawin natin ngayon guys, i-orong lang muna natin itong printer. Dito tayo mag-focus ngayon sa printhead.
Bali, ito lang yung mga kailangan natin, guys. Itong cleaning solution, itong syringe na to, ang tulak sa baradong printhead, at lalagyan na ng mga nalinis natin na ink para hindi makalat. Ang gagawin natin ngayon, guys, ay lalagyan natin ng cleaning solution to. So, makikita ninyo, guys, mayroon ditong mga nozzle. Ito yung sa kulay black, yellow, magenta, tsaka cyan. So, ilalagay lang natin ito dito sa pang nozzle niya bago natin pipigain. Dahan-dahan na sa pagpiga, guys. Baka matanggal dito sa nozzle niya at mabasa yung printhead, yung pinaka-terminal niya. Delikado. Then, pipigain natin to. Ayan siya, guys. Makikita ninyo? Ayan. Ayan, guys. Makita naman ninyo? Ayan. Yung cleaning solution na itatapon sa ilalim. Ililipat na natin siya dito sa magenta. Ay, sa yellow. And then, ganun na naman. Same process lang rin, guys. Pag natapos na, lipat naman kayo sa magenta. Then, dito sa cyan. So, ayan na siya, guys. Then, ibabalik natin sa dito sa black. Kung hindi pa kayo satisfy, guys, pwede kayo magdagdag ng cleaning solution. Yung mga natapon dito, guys, ay pupunasan na lang natin. Yan. Bago natin ibabalik sa kanyang bahay. So, ayan na siya, guys. Nilagay na natin, ibabalik natin sa dati niyang pwesto. Kailangan hindi kumakalog-kalog pagka nailapat nyo, guys. Kasi pag kumakalog-kalog, hindi pa yan siya naka-proper ng lagay. O, ayan na siya. Kapag nailagay na, syempre ibabalik na ninyo itong kanyang tatlong tornilyo para mag-fix na siya doon. So, ibabalik na natin. So, ayun na, guys. Ngayon, ibabalik na natin itong kulay white niya muna bago yung mga damper niya. Ito. Lalagay lang rin natin ganyan, then ipupush lang natin downward. Pagkalagay natin na yan, guys, ay hindi pa siya nakalock. Ipupush pa natin pababa. Ayan. Ayun. Itong mga hose niya, iayos natin yan. Then yung protection niya sa hose. Ayan, guys. Then yung sa may cover niya dito sa gilid, yung tinanggal natin kanina, ibabalik natin. Pag actual yung binubuksan, guys, at ibinabalik, madali lang rin naman din yung malaman. Hindi na kayo malilito. Medyo madilim lang kasi kaya hindi talaga makuha ng camera. So, ayun na siya, guys. Ibalik na natin. So, ayun na, guys. Tapos na. Susunod natin gagawin dyan ay i-connect natin sa desktop natin para ma-power cleaning natin. Ibaba ko na ito, guys. I-on muna natin. Ayan. Hintayin lang natin. Nagki-cleaning yan siya, guys. Kailangan kasi siya i-cleaning para yung mga ink na natanggal sa printhead niya, yung mga ink na yan, mapalitan. So, hintayin lang natin yan siya, guys. At after nyan, magta-try tayo mag-print. So, ayan na siya, guys. Tapos na natin siya i-cleaning. Ang gagawin natin ngayon ay mag-testing tayo ng print niya. Tingnan natin yung print quality niya kung okay na ba. Yan, testing tayo ng print.
So, ayun. Okay na siya, guys. Okay na siya. Wala nang problema sa print quality niya, sa black niya. Maganda na siya. So, ayun lang ginawa natin, guys. Nilinis lang natin yung kanyang printhead.